Yan. Okay, Tito Egay. What's up mga kawok? Ako po si Tita Lani. Yes, at ako naman po si Tito Egay. Kami po ang inyong mga kawok, katok at kagames. Siyempre, welcome to Walk the Talk 2022, episode 12. Yes. Yeah, Tita Lani, ang title natin ngayong episode 12 ay Katotohanan, Ito ang Gusto Ko. Di ba? Parang familiar ba sa'yo? Oo, ito ang gusto ko. Parang ano. Mamaya, ano, magpapatugtog tayo ng kaunti. No? Medyo old school, pero palagay ko alam nyo na mga kasama natin ngayon, mga kawok. Kamusta, Tita Lani? Maulan dito? Yes, maulan din dito. At medyo hapo pa. Pare-parehas, ano? Oo, pa sa request naman natin sa mga nauna na nandito, maaaring basahin mo na. Pero sana, tawagin na nila yung kailang mga kasama. Ang dami pong nagpa-register sa atin, Tita Lani, 100 plus. Ay. Ang dami, naku, kung kailangan natin pag-usapan yan maya-maya, pagkatapos. 100 pa lang pumasok. Okay, Tito Ege, basa-basa muna tayo para sa mga kawok natin. Okay. Ito ang sabi ni Jerome EY, maulang hapon po sa lahat. So, lahat pala talaga naulan. Ayan o, si Kuya Feds Agripa, ang pogi ni Kuya Ege sa background. Sana background ka na, parang ganun, Tito Pez. Si Ederly Lantau Olores, watching here from St. Joseph Cathedral Parish, ng Y4R Eating Hector. Yan, sa Mindanao. Hello sa mga taga Mindanao. Si Kristani, ayun, tinatawagin na si Tia Viloria Sales. At nandito si Vincent Paulo Cuamag Ventura. Hello, Vincent. Watching from Y4R St. Joseph Cathedral, Eating Chapter. Ito for Gutierrez. Good afternoon, Y4R Pangarap Chapter. Ito na si Wam. Hello, shoutout sa Y4R Caloocan. Good afternoon po, ang sabi ni Vincent Paulo Cuamag Ventura. Y4R Hello. Pangarap Chapter, si Topper Gutierrez. Ayan, nananawagan na rin si Wam. Hello, natawagan na niya si Lian Andrea, Eric Okap, Fabric Lisa, Azea, Jedidea. Jedidea. Ayun, no, nakakabulol. Aplaon, Sentec, si Untalan. Magandang hapon, ang sabi ni Topher. Okay, good afternoon po, ang sabi ni Ederly Lantau Olores. Eto na ang Y4R Payatas Chapter. Maulang afternoon sa ating mga kawok. Keep safe, everyone. Hello, everyone. Asawa ko, tinatawagan na ni Kristani. Si asawa ko, si Brian po. Si Ashila Holmes Vergara, Christian Vergara, Vine de la Cruz, from Rosales, Elami Ochoa. Natawagan na kayo ni Kristani. Reporter ako kay Kristani. Maulang hapon po sa ating lahat. Keep safe, everyone. Si Alex Estos, nandito na ulit. Magandang hapon, Y4R Pangarap Chapter. Marites Cañete, gandang hapon po sa ating lahat. At si Rico Baluca, good afternoon po from Y4R Pangarap Chapter. John Siguritan III, good afternoon po, Y4R from Pangarap Chapter. Paulan na hapon, ang sabi ni Kuya Ped. From Nadine Seco, gandang hapon po. Aha. Ayon, Tito Egay, ang ating mga paagang komentor. Yes, oo, magandang hapon po sa ating mga kawok. Marami po tayo mga announcement ngayon, Tita Lani. Kaya kailangan nandito sila mula simula hanggang dulo. Para po sa mga Youth for Rights, tayo po ay papasok doon sa ating papunta na po ng ano ng August. Kaya medyo marami po tayong pag-imik papunta hanggang Setyembre. Teka lang, Tita Lani, ha. Hinahanap ko lang yung yan. Okay, sineset up ko yung ating ano, yung ating comment picker. Sige, Tita Lani, tuloy mo lang. Okay. Meron tayo ulit pag-games dito, eh, guy. Yun, oh yes, para sa ating next pag-games natin. Siyempre, yung dating rules natin, piliin ang unang makakasagot sa tanong natin. Yun po mga kawok, sa ating pag-games ngayon ay ang pipiliin ulit natin ay ang unang makakasagot sa ating katanungan. Pwede ko na bang basahin ito, eh, guy? Yung tanong, oo. Okay mga kawok, ito po ang question. Magbigay ng creative activity na pwede nating gawin para sa pagpapalaganap o pagtataguyod ng katotohanan. Aha.
magbigay ng creative activity na pwede nating gawin para sa pagpapalaganap o pagtataguyod ng katotohanan. Halimbawa, may halimbawa tayo, Tito Egay. Halimbawa, TikTok o kaya ay short MTV type or concert, mga ganon, Tito Egay. Oo, marami pa yan. Kung creative po ang ating mga kawok, ibig sabihin, hindi mauubusan na marami pang iba pang activities. Online at offline, Tita Lani. At Tita Lani, habang hinihintay pa natin yung mga sagot nila, nagbigay ka na ng halimbawa, magpa-raffle naman tayo, no? Itong ating episode 11. Ayan. Teka lang ha, Tita Lani ha, isi-share ko sa inyo yung ating raffle. Ano? Buti sakto naman pagkatapos mo. Ano na siya? Anong tawag natin doon? Naiayos ko na. Nahihirapan din tayo kasi dahil yan, minsan nagluloko. Nakikita ba, Tita Lani? Yes, ayan, Tito Egay. Mm-hmm. Yan. Oo, tandaan lang po natin, lahat po ng nanalo, no? At tinangka ko po sanang i-announce ngayon yung list ng mga panalo kasi mula pa ng mga utang natin ng mga previous episodes. Pero hold on lang po kayo. Lahat po kayo ay binibilang natin. Ibig sabihin, hindi naman natin yung kakalimutan. Nahihirapan lang po talaga tayo. Tita Lani, lumalagpas tayo sa budget. Kaya nga sabi ko kanina, mukhang kailangan natin mag-usap dahil di ko rin in-expect. Oo. Kaya pasensya na po do sa ating mga panalo, no? Pero tuloy-tuloy lang ang ating paraffle. Maganda rin, naiipon. Lalo si Kuya Peds, nakakailan na yata. At saka si Tristani, yung mga malos pa ulit-ulit na nanalo, no? Pero ano yan, recorded naman yan. Babalikan lang natin kung sino-sino yung mga yan. Madali siyang makita. Okay, start tayo. Bigyan tayo ng lima para po doon sa episode 11 ng mga commenters natin, Tita Lani. Alright. Excited na ba, Tita Lani? Excited baka naman ako. Di na sila excited. Ayaw na ata nila ni Raffle eh. Po excited sila. Ano nga natin yung mga kakawok natin, baka ayaw na Raffle. Ganun eh, no? O nga mga kawok, isip, mag-comment kayo kung anong gusto nyo, Raffle o Raffle. Ayan na, Tita Lani. Yes, oo. Congrats kay Ochoa Ella May. Ayan, no. Panalo na naman si Ochoa Ella May. Ay, teka lang, bakit 30? Ha? 7:30. Isipin, July 30, no? Teka lang, yes, hanapin na. Baka mali. Pasensya na po, ha? July 30, check lang natin. Yan, Episode 11, tama naman. Okay lang. Sige, si Ochoa LMA nanalo. Yes, congrats. Oo. Tingnan mo yung picture niya, Tita Lani. Nagmamaganda ang picture ni Ochoa LMA. Congratulations. Parang dumalo ng ano? Ng binyag. Alak ng sona. Yan. As in doon siya sa loob ng ano, ng batasan. Oo. May mga sumasagot na pero tapusin natin tong ating limang yes, mananalo. Nakikita ko may mga sumasagot na. Okay, Tita Lani. Antay-antay lang. Ayan na. Ang pangalawa sa ating winner ay si Ryan Tan Loyola. Congrats, Ryan. Yes. Ang comment niya, Tita Lani, good afternoon po sa lahat. Why for our pangarap chapter? Sabi niya. So, taga-pangarap nanalo, si Ryan Tan Loyola. Ryan. Pangatlo. Tararandaran. Ang pangatlong nanalo. Ayan, no? Na naman, no? Si Kristani. Hindi ko na mabasa kasi yung ano eh. Oo, ang comment niya, Tita Lani, pasakit lang po talaga yung K-12 na yan. Sayang na sayang po talaga yung 2 years na itinagdag nila. Diba? Maganon pa si maswerte to si Kristanino, palagi nabubunot. Yes. Meron tong lihim. Meron may balat siya. May balat siya, o. Pangatlo na siya, no, Tita Lani? Pangatlo. At o, pang-apat. Para sa ating pang-apat. Tada! Ayun, no? Patay siya. Hindi siya naiintindihan. So, quit. Oo nga, hindi ko rin mabasa, Tito Egay. Sa ating mga kawok, kilala ba ito? Kita nyo yung ating pang-apat na winner. Pagbigyan natin. Mag-message ka nga sa comment kung sino ka. Pasensya ka pag hindi ka namin nahuli kung sino ka. Hindi mo makakal panalo mo. Okay, para sa pang-apat. So, Tita Egay, antay natin kung sino siya.
Pero pwede na rin siguro natin ipato. Yung susunod. Yan ang ating panglimang winner. I see Joshua Mbino. Alright. Man, sino ba si Joshua Mbino? Ano sabi niya hello. Sabi niya hello. Oh, di ba? Jackpot. Hello. Pa-message po sa inyo sa ano sa amin o kaya diyan sa chat natin ngayon para makilala natin sino si Joshua Mbino. Anong chapter saka, ka para? At saka yung pang-apat ito eh, guy, yung natin mabasang pangalan baka nakita niya. Ayun, sabi ni Cristani si Charlie po yan, Tito. Hindi kami naniniwala, hindi namin maintindihan. Ilang parusa, ganun eh. Parang si Charlie din yung dating ano, Kinorean name, no? Oo, pinapahirapan tayo. Eto, okay na, Tita Lani. Yes, oo. Okay para dun sa ating mga unang nakasagot. Ang dami nila. Ang dami na yung mga unang nakasagot kasi nakalagay kanina just now, tuloy-tuloy. Magbigay ng creative activity na pwede natin gawin para sa pagpapalaganap o pagtataguyod ng katotohanan. At syempre, ang pipili natin ay mga unang nakasagot. Aha. Ito. Ang unang nakasagot ay si... Isa ko sila. Ito. Ang sabi ni Vincent Paulo ay recollection, Tita. Ang sabi naman ni Kuya Peds, poster making contest. Yan. Paano yan, Tito Egay? Meron pang iba? Basa-basa muna tayo. Iba? Yes, sige. Basahin na lang natin lahat ng sumagot. Mm-hmm. Ang sabi ni Jerome EY, poster. Siguro ay poster making contest na ito. Mm-hmm. Si Vincent Paulo naman, ang sabi niya sa Bayang Bigkas. Aha. At si Ray Agababalu, sana all nakakakuha ng panalo. Si Vicia Viloria Sales, poster making po. Kram Rasalas, mag-post sa FB gamit ang katagang katotohanan, hindi kasinungalingan. Ayan, sabi ni Vincent, pagsasadula. Nadine Seco, Bible study. Si Ray Agababalu, raffle with raffle. Yung kaninang pinapili natin. So, enjoy pa sila. si Vincent Paulo, ang sabi ni spoken poetry. Aha. Sabi ni Ray Agababalu, interpretative dance. Si Nadine Seco, Marites, yorn. Photo collage, sabi ni Vincent Paulo. Sabi ni Cristani dance. TikTok, ang sabi ni Nadine Seco. Yan. Yan, Tito Egay, ang mga maraming nakasagot sa ating katanungan. Italani, si Joshua Mbino ay kinocongratulates ni Jolly Mark Amplokyo Damole. So, re-request tayo kay Dioli Mark, mukhang tagapayatas ito. Communicate kami, mukhang hindi namin kasi nakilala sila doon sa ating registration. Okay. Ang nakalagay kasi is Y4R QC, hindi naman nakalagay Y4R pangarap. Pakiklaro po sa amin after nito, message lang tayo. Italani, paulit naman. Nililista ko kasi pagbobotohan natin ano yung papagawa natin sa mga kasama natin mamaya. Okay, sige. Tayo. Punta muna ulit tayo sa ito. Ang unang nakasagot ay si Vincent Paulo. Anong sabi niya? Hindi pala sagot ni Vincent ng recollection. Ang unang nakasagot sa ating katanungan ay si Kuya Peds Agripa. Poster making contest. Okay. Sabi niya. Mm-hmm. Jerome EY poster din. Si Vincent Paulo sa Bayang Pagbigkas. Si Via Viloria Sales ay poster making po. Si Kram Rasalas mag-post sa FB gamit ang katagang katotohanan, hindi kasinungalingan. Si Vincent Paulo, ang sabi din niya ay pagsasadula. Pagsasadula. Yes, oo. Sabi rin ni Vincent, spoken poetry. Spoken. Aha. Tapos, sabi ni Ray Agababalu, interpretative dance. Mm-hmm. Photo collage. Sabi ni Vincent din. Pwede ding dance. May sagot dito kasi si Cristani, dance. Mm-hmm.
Tapos, sabi niya din natin Seko, TikTok. Yon, Tito Egay, ang mga okay. Flip-top po, sabi ni Kristani. Ano, sabi ni Kristani? Flip-top. Flip-top. Ganito. Lalagay ko ngayon. Tito Egay, may humabol pa. Dramatize. Ano? FB Live, dramatize. FB Live. Lahat naman to, pwede FB Live, no? Pero sige, nakalagay dito. May pagsasadula kasi, di ba? Drama. Or play. Ganito, mga kasama. Anim. Ilan ba ang emoji ngayon? Sa Facebook. Ang emoji ay... Ako lang ako. Kunyari, ako yung magla-like. Wala. Ay, 1, 2, 3, 4. Apat lang ang emoji. So, pag pinagbutuhan natin ngayon, ibig sabihin, apat lang na choices. Anim ito. Isang poster making contest. Sa bayang pagbigkas. Pagsasadula drama play. Spoken poetry. Flip top. Interpretative dance. TikTok. Ganito. Yung sa bayang pagbigkas sa spoken, pag-isahin natin. No? Yes. So, parang ano. Itang activity pero iba-iba. No? Tatlo. Sa bayang pagbigkas, spoken words or poetry, tapos flip top. May marunong ba? Baka wala naman. Tapos isa naman ay pagsasadula, drama play, interpretative dance FB live. Pwede ba yung TikTok? Lagay na lang natin doon sa dance, no? Ano tingin mo, Tita Lani? Pwede. Oo, kasi ang TikTok ay may nag o kaya, okay, gawin natin. 1, 2, 3, 4. Apat yung choices. Gagawa po ako ng polling post dun sa ating FB page. Ngayon din, magbubutuhan tayo para sa end ng ating live ngayon. I-decide natin ano ba yung magandang gawin natin this August, no, sa series natin this August. Italani, baka gusto mo muna magbasa-basa habang ako'y gumagawa ng ano. Okay, Tito Egan. O, so yun. Pagawa na si Egay ng magagawa ng ano? Parang post yon. Tapos meron ako dong option ng apat na emoji. Pipiliin nila. Papakita natin bago natin yan. Basa-basa muna. Sabi ni Kristani, dami kasi yan dito mga trolls na kasagutan sa mga comment eh. Good afternoon po from Y4R Pangarap Chapter, John Cebu, Siguritan, Bitterg. Ayan. Maulang hapon ko sa ating lahat, 51. At ang kanina pala ito. Yun, ang sabi ni Wam, nag-rabble si Wam ng musical. Musical? Yes, oo. Mm-hmm. Pwede natin, ang hapon. Si Marites Cañete, poster na lang po. Meron ginagawa si Tito Egay, Marites, na ano, para pagbubutuhan natin. Si Yoli Mark Amplok, yung Damole, okay po. Mukhang yung kanina to, nakilala niyo ito sa ating nanalo. Si Tim Dion, nandito na. Sana all na nanalo sa raffle, ang sabi ni Kuya Pet. Carly po yan, Tito, yung kanina na hindi natin mabasa. Ano daw? Charlie yun, kanina hindi natin mabasa ang pangalan sa nanalo, yung pang-apat. Nakaka-relate po ata sa mga ganap sa ating bansa, sabi ni Kristani dito sa kanilang comment. Yan. Si Dariel Santa Rita, hello po, magandang hapon from Y4R Cibonga Chapter. Hello, Dariel, sa imitan sa Sibonga. Yabang mo naman, Boy Ryan Tan Loyola, sabi ni Rhea Agabao Baloka. Kasi nanaro si Loyola. Nag-speech po ata ng Sona yan, sabi ni Kristani. Siguro yung picture kanina ni Ochoela May. Mukha nga, nag-speech siya ng Sona, no? Talaga to si Kristani.
Ayun, si Mark Daniel Distor, good afternoon po from Y4R Pangarap Chapter. Si Mark Jacob Distor, good afternoon po, Y4R Chapter here. Y4R, ano, Pangarap. Sana all of Chowa LMA, ang sabi ni Via Viloria Sales. Yan. Napili kanina ni Rey Agabaw Baluka sa atin kung sila ba ay masaya pa sa pagpaparaffle. Raffle with raffle. Raffle with raffle. So, masaya naman sila sa raffle. Magandang hapon po from Joshua Valdez Castro. Magandang hapon. Nandito nga rin si Bri, si asawa ko, ang kanyang pangalan. Maulang hapon, sana safe kayo kasi ako safe na sa kanya. Ay, mga hugot na Rey Agabaw Baluka. Ganda nito, Rey Agabaw. Maulang hapon, sana safe kayo kasi ako safe na sa kanya. Ayun. Wow. Galing talaga ni Rey, humugot. Rachelle Susue, magandang hapon po from Y4R Sibonga Chapter. Hello, Rachelle. Nakakamiss mag-guest. Kaso medyo busy lang po ang sabi ni Vincent. Oh, mukha ay, mag-guest kayo. May pilitan sila mag-guest. Nag-usap na ba kayo ni Kuya Jesmon, Vincent? Magandang hapon po sa lahat. Ang sabi ni Shane, Shane. Yan. Oh. Good afternoon po from Y4R Pangarap Chapter, si RJ Hipolito. Nandito rin si Ruth Echon. Magandang hapon po sa lahat. Hello, Rumpot. Good afternoon po, Y4R Pangarap Chapter. Atin natin baka may mga bagong comment. Habang ako, Tita Lani, ay nagle-layout dito ng kanila pagbubutohan. Ayan, no? Ang sabi ni Kylie Andrew Soriano, magandang hapon po from Y4R Pangarap Chapter. At nandito rin si Joren Monden, Y4R Pangarap Chapter. Ayan, ay, Tita Lani. Oh, yes, Tita Guy. Bago mo ituloy yung mga nagre-register, pakilinaw anong chapter, hindi pwedeng QC lang. May nag-register kasi QC lang. Sino? Lalagay kung Pangarap, Kaloocan, Payatas. Para alam po namin. From Nadine Seco, maulan na hapon. Yan. Ang daming nag-comment. Parang ang dami natin ngayon nga. Oo, ang daming pag register. Babasa mo ba, Tita Lani? Yes, oo. Si Kram Rasala. Hello, Kram. Gandang hapon po. Watching from work. Ayan, oh. Alright. Hello po. Ano yung habol from... ni, ano? Ni musical, ano? Si Wam, oo. Si Wam. Ano kaya yung musical? Pwedeng basta kantahan, no? Oh. At rin, hello po kay Ivan Junsay, ha? Ivan Junsay. Hello po, watching from Y4R Bacolod. Oh, di ba? Ito, oh, si Via Bilora Sales, naninibrado. Payatas chapter po. Sino kaya yung payatas chapter? Siya? Ito si Vincent Paulo Cuamag Ventura. Di pa ako nakaregister pero laban pa rin. Ah, hello po Kuya Egay. Parang pogi ka for today. Yun o. Sino yan? Sino yan? Ano, sabihin ko ba? Tito Egay ko sino to? Nagsasabi na ito. Parang parang ano, sino yan? Si Alex Estos. Ah, okay. Salamat, Alex. Parang kahapon, anong isang araw, nung isang episode, hindi. Ngayon daw, ngayon. Jolly Mark Amplokyo Damole, maulang hapon po. Jerome Iway, maulang hapon po sa lahat. Mukhang nagkakaisa itong si Alex Estos at saka si Kuya Pence. Kasi ang sabi ni Kuya Pence kanina ay pogi ni Kuya Egay sa background. O, di ba? So, ang next background natin ay si Tito Egay, ha? Ito, watching from Dagupan, Pangasinan, while work. Ayun si Bri, nasa Dagupan siya. Yung siya nanonood. Bongga. Sino? Si asawa ko, si Bri, Brighton, di ba si Brian? Brian, oo. Oh, nasa ano, dun,
pumunta siya ng Dagupan, Pangasinan para manood. De, habang nasa trabaho siya. Ingat dyan, Bri. Yan. Wala nang mga bago pa na comment. Ayan, ito si Jan Mahilom. Good afternoon po. Sorry, I'm late. Pangarap chapter. Oh, na-late siya ni Prof. Tito Egay. Sorry po, late. Malakas po ang ulan. Ang sabi ni Vine de la Cruz. Ah, malakas ang ulan dun sa... Sorry sa late watching po. Ang sabi naman ni Ochoa Elame. So, dahil nabunot kaninang pangalan mo, Ochoa Elame, ay late ka naman ngayon. Paano yan, Tito Egay? Disqualified ba pag ano? Congrats, Ochoa Elame. Nanalo ka. Yan, si Christian Vergara. Nabasa ko ng kanyang pangalan. Hello po, Payatas chapter. Ochoa Elame from Payatas. Yan sila. Sige, tita. Raffle ng episode 11, Tito Egay, no? Mm-mm. Sige lang ha, Tita Lani, pinupost ko na. Okay, good afternoon from Joshua Mbino. From Payatas, Y4R Payatas siya, si Joshua Mbino. Jan Lloyd Astorga watching from Pangarap Chapter. Sabi ni Cristani, penalty po ba yung tita? Oo, penalty to, Cristani, kaya good luck, Ochoa Elame. Char lang, char. Huwag ganon. First time nga lang eh, sabi niya. First time daw niya. Tita Lani, nilagay ko na dun sa comment box yung link ng post o kaya ay bumisita sila sa page. Makikita nila yung post na nakalagay ay ano ang activity na nais mong gawin natin para sa katotohanan. Pakita lang natin, Tita Lani. Okay, para para naman ano. Lang ha, para mas malinaw. Ayan. Ayan, nakikita ba? Ah, ito. Mm-mm, malinaw. Mm-mm. Kita nyo mga kawok? Nakalagay dyan, katotohanan, ito ang gusto ko. Ano ang activity na nais mong gawin natin para sa katotohanan? Pag ang napili mo ay poster making contest, ipili mo syempre yung like na emoji. Heart na emoji naman para sa spoken words, flip-top. Yung caring na emoji para sa sabayang bigkas, dula at play. Sa dance at TikTok ay yung laughing emoji. At saka yung wow emoji para sa musical. Ayan. Siguro naman, malinaw sa mga kasama. Baka may tanong sila, post lang nila sa ating live ngayon para masagot natin kaagad. Pero botohan na tayo ngayon. Iano nyo na, sagutin nyo na kung inyong, ano yung inyo napipili para mamaya ay magdedesisyon tayo sa dulo ng ating live. Talani. Sigurado naman nila, Tito Egay, no, kung paano boboto. Mm-hmm. Actually, meron na nga bumoto. Oh. Meron ng isang heart. Ibig sabihin, yung heart ay spoken words, flip-top. Yung dalawang like, ibig sabihin poster-making contest. Ayan, boto pa, boto. Boto tayo. Alright. Tita Lani? Yes, Tito Egay. Okay, habang bumoboto ang ating mga kawok. Mm-hmm. Oop, muntikan lang. Okay. Ito po, ang Walk the Talk ay live games and talk show para sa mga kabataan at pusong kabataan. Ito po ay live stream 4 PM sa ilang Sabado ng buwan. Aha, fun, interactive, at informative discussion. Live stream po sa Facebook. Yes, at tinhong pinapanawagan ang pag-share. Tayo po ay napapanood ngayon live sa FB page ng Y4R o Y at Y4R Official. Yan ano. At nakashare tayo ngayon sa TFDP page, pero mamaya share pa natin sa iba pang mga pages ng ating mga networks. Siyempre sa TFDP Online, yung ating online accounts, TFDP software accounts and campaigns, nandiyan ang Facebook
Instagram, Twitter, and YouTube. The FDP Radio Program sa Visayas at Mindanao. Mamaya papababanggitin ni Talani kung ano uli yun. Nire-remind tayo. Talani? Para po sa mga Y4R, target po natin na makapanood ang mga members and madagdagan po ang likes ng Y4R FB page. Kaya tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, share na, now na. Kaya imbitahan na po natin ang ating mga kaibigan, kakilala, kapatid, kapamilya, kapuso at syempre ang ating mga HRD pet malunumanood. Share na po sa inyong mga accounts at pages. Aha. Pagtulungan po tayo to spread the news na may walk the talk na pwede nila panoorin ang human rights talk na may pag-iit. Oo, Tita Lani. At paulit-ulit natin sinasabi, ipalike natin yung page. Sama-sama tayong abutin ang 1,500 likes at saka follows, no? Ngayon po, ang Facebook page ng Y4R ay umaabot na sa 1,038 people ang nagla-like at 1,199 people ang nagfa-follow. Ibig sabihin, 462 na lang, abot na natin ng 1,500, pero sana mabilisan na natin itong maabot, Tita Lani. Sa mga nanonood po na hindi Y4R, patulong na rin. Ipa-like po ang page at please support Y4R sa kanyang road to 1,500 likes. Subscribe na rin po kayo sa TFDP Online YouTube channel. Kasalukuyan po ay nasa 70 plus na ho ang followers. Nagsimula tayong 50 lang, Tita Lani. Ngayon nasa 75, nasa 70 plus na. Ito naman po ay naghahabol ng at least 100 followers, no? Tapos pa-share na rin po at pa-promote, patulong na po ang ating YouTube channel po ay may para maabot natin yung road to 100 subscribers. Nandito po palagi, after ng every live natin, Tita Lani, sinishare natin or pinupost, ina-upload natin dito itong ating walk the talk. Lalagay ko ulit sa comment box yung Tita Lani, yung ating YouTube channel para mabisita ng ating mga kasama at ma-share. Ay, mga nagla-like sila, Tita Lani, sumasagot sila dito sa comment box. Pakiano po doon mismo sa post. Hindi mo bibilang yan kasi mahirapan tayo magbilang dito sa comments. Sa dami, Tita Lani. May thumbs up ba sa ano? Ang dami, oh. Nagta-thumbs up. Yes, oh. Si Ruth Etchon. I-share ko ulit sa comment yung botohan, ha. Kasi mahirapan po kaming bilangin dyan. At least dito po makikita natin agad-agad. Sa comment po kasi mahirapan tayo. Dali, ah. Sana ba? Yan, dito po sa link na to, Bumoto. Ayan, binigay ko ulit ang link. Doon, pasok po kayo sa link na nasa ating comment box. Good afternoon from Taguig, ang sabi ni Marlon Marquez Jr. Don't watch dito, Ped. So, wow, ang dami daw like. Gusto nila yung poster making contest. Sige, Tita Lani. Ito, basahin ko lang si Cram Rasalas. Ang sabi niya, okay lang late. Yung iba nga dyan, late na nga. Mawawala pa yan mamaya. Ayan, oh. Ano naman yan? Sino naman pinariringgan ninyo? Diretso na natin, Tita Lani, no? Alright, Tita Ege, sige, go. Sisimulan na natin yung ating discussion. Pero para po sa lahat, panoorin po natin ang video na ito. I-share ko. Dali lang, ha? Marami po tayo mga pinipindot-pindot, pero para po mabigyan tayo ng introduction, tapos saka tayo mag-discussion para doon sa ating discussion tungkol sa katotohanan. Ito ang gusto ko. Di ba, Tita Lani? Yeah. Ang gusto nyo ay gusto ko rin. Magiging ganun ba yan? Hinahanap ko ang video at nawawala. Ang hirap kasi ang daming May kasama daming... ba dyan, Tita Egay? Oo, meron. Pero hindi, si si Ate Be. Ayan, ha. Sandali, ha. Ayan. Share na natin.
Pero para po sa lahat, i-share natin yung ating intro video. Nanghiram tayo uli ng mga ng video at para po sa lahat, panoorin po natin. Ako ang pilit pinatatahimik, sinusupil, ginigipit. Ngunit balibalik ta rin man ako, palitan ng anyo, ibaon, itago. Hindi ako maglalaho, hindi ako tatahimik. Pagkat ako ang nagpapalaya, ang ingay sa katahimikan. Ang liwanag sa kadiliman. Ako ang katotohanan. Ayun, Tita Lani. Kaunting ano lang muna bago tayo magpalawig. Dinig naman ako, no? Oo. Ayan. Ang katotohanan po ay, yung video na yon, ang title ay Katotohanan. Ito po ay makikita sa JESCOM TV channel sa YouTube. Uploaded ito noong July 25, 2019. Birthday ko pa, Tita Lani, 2019 nung in-upload. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Hanapin, sabihin, ipagtanggol, palaganapin. Yun ang kanyang caption. Isang paalala mula sa Jesuit Communications. Yung pala ibig sabihin ng JESCOM. Jesuit Communications. Para daw po sa iba pang mga mensahe at refleksyon, mag-subscribe daw po sa kanilang YouTube channel at saka sa kanilang YouTube channel na JESCOM TV. I-share ko yung link, Tita Lani, para naman mabisita nila, no? Kasi hiniram lang natin yung video na ito, Tita Lani. Tita Lani, baka gusto mo muna magpahugot bago tayo tuluyang mag-discussion. Habang sinishare ko yung link. Kayo, oh. Meron nga dito humuhugot ang sabi ni Kristani. Ano na naman ang mga hugot ni Cram Rosales? Alright. Ayan o, hugot na naman kayo ha, Cram Rosales, ang sabi ni Kristani kanina. Alam, Francis M. Tito ang yung tagline ng title ng walk ngayon. Ang sabi ni Kristani. Hindi daw malike sa post, ang sabi ni Kuya Peds Agripa. Ha? May sinabi siya kanina, hindi malike sa post. May papasok pa na link, Tito Peds. Pasok ka dun sa link na nasa comment box na sinir ni ano. Bakit hindi ma-like sa post? Sine-check ko naman po. Ayun, no, na shout out kay Ate Shirley Basilio. Nanonood ako, ang sabi niya. Nanonood din si Justin Jericho. Si Sosito. Mula sa Batanes. Wow. Keep safe dyan kayo sa Batanes. Melanie Casanes, good afternoon po from Y4RC Bonga Chapter. Katotohanan ang tunay na magpapalaya sa ating bayan. Ayan na naman, ang sabi ni Kristani. Okay, sino mga humuhugot-hugot dyan? Ayun, Tita Egay tayo, may hugot. Ano bang papahugot natin, Tita Lani? Hugot-hugot pag may time, siyempre, parang muling balikan ang golden rule na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Parang ganon. Aha. Tita Lani. Mm-hmm. Sige. Okay. Okay, mga kawok, i-post ang inyong hugot tungkol sa pagiging tapat o totoo sa sarili.
Oo, wag muna sa kapwa ah, kasi mahilig magparinig itong mga kawok natin sa kapwa tao nila eh. Sa sarili muna, sarili, sarili. Sa kapwa tao eh, no? Oo. Okay, mga habang kawok, naghihintay ha? Tayo at italani ng sagot nila, di ba dapat pag gusto mo maging totoo sa iyo ang iba, maging totoo ka rin sa kanila. Pero, yes. Unahin mong maging totoo sa sarili mo. Di ba, titalani? Tama. Ayan, oh, mga kawok, ah, hugot-hugot. I-post ang inyong hugot tungkol sa pagiging tapat o totoo sa sarili. Titalani, ano bang mga naiisip mo dyan? Kasi yung katotohanan, minsan pag sa sarili yan, nagiging tapat ka daw sa sarili mo. Halimbawa, guwapo ako. Tapos alam mo namang hindi ka guwapo. Diba? Parang hindi ka naman naging tapat. De, pero lang, relative ang kagawpuhan at kagandahan. Yeah. Ang ibig ko sabihin, magsasabi ka ng isang totoo, dapat alam mong totoo talaga siya. Di ba? Kapit ka dun sa katotohanan. Lalo pag tungkol sa sarili mo. Di ba, Tita Lani? Oh, dapat naman maging totoo ka. Kaya nga, ano eh, yung katotohanan eh, di ba? Hanapin, ipagtanggol, palaganapin. So, dapat katotohanan. Halimbawa, yung isang hugot na mahalin mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Ano, parang kasi parang di ba? Parang may hugot eh, no? Parang may hugot sa laba dudes. Mahalin mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi di ba pag iniiwanan mo dapat, oh, ingatan mo sarili mo, papasok ako sa trabaho, di ba? Sartalo lang eh. Bakit parang kinikilig ka, Tita Lani? Eto, Tito Egay, may humuhugot dito. Sige nga. Sabi ni Kristani, hashtag tamad ako. Ano ngayon, Kristani? Hashtag tamad ako, saan to? Hindi, inaaya siyang humugot. Tinatamad daw siyang humugot. Ah, wag, Kristani. Kumbaga, parang ganito lang yan eh. Wag kang tamarin tulad ng pagiging tamad ng iba sa sarili nila. Inipilit. Oo, yan. Uh-uh. Ayun, Tita Egay, si Justin Jericho Hortis Osito, sabi niya, belated happy birthday, Kuya Egay. Oy, salamat, Justin. Ito naman si Kristani, naghugot naman siya. Ang hugot ko ngayon ay, katotohanan ang tunay na magpapalaya sa bayan. Ayun, no? Yan. Oo, pero aanin mo ang katotohanan kung niloloko mo ang sarili mo. So kailangan huwag mo loko ang sarili mo. Maging tapat ka sa sarili mo. Parang ganun, ganun ang ibig sabihin niya. Ayun nga, eh, si Kristani, meron po ako hugot, hindi mo po nabasa. Oo, kasi ang dami na pala. Ito oh, si Marites Cañete, love yourself. Ayan, love oh. Yourself, oo. Diba minsan may sinasabi sila, Tita Lani, paano ka magmamahal kung hindi mo naman kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Paano ka magmamahal ng iba? Oh. Hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Parang ganoon. Oh, parang sa kapitbahay lang namin yan, nakapaskil sa harap nila eh. Ano? Tapat mo, linis mo. Tapat mo, linis mo. Eto oh, ang sabi ni Brian, ni asawa ko, magsisikap ako. Yeah. Bakit parang nagkakahugutan silang dalawa dyan? Oo, oh, nagkakahugutan. Ah, ito yung tamad ako. Asan ba siya? Tita Lani. Nag-hi pala si Justin Jericho Hortis Sositos. Sabi niya, hi Y4R. Ayan, ang ating hindi pa napapalitan. Siya ang elected talaga na chairperson ng Y4R. Talaga? Pero sabi ni ano ni Kristani, ang hugot ko ngayon ay katotohanan ng tunay na magpapalaya sa bayan. Ah, nabasa mo na pala. Ito naman sabi ni Joshua Mbino, Tito Egay. Ito gusto ko to. Aanuhin mo yung katotohanan kung naglolokohan lang naman kayo, o di ba? Mama. Ayan oh, lumalabas. Okay yan, Joshua. Sabi naman ni Vincent Paulo, ang pagiging totoo ay parang jowa, o di ba? Ay parang jowa ko, ha ha ha. Kasi minsan, kahit masakit, pinili ko pa rin mahalin siya. Kahit alam mong di hindi na mabuti. Ayan, no? Mugot si Vincent. Pero Tita Lani, no? Biro mo yan, yung mga ganyang bagay, alam natin yan, yung totoo. Pero mahirap iwasan ang katotohanan. Ano? Sabi nga, masakit ang katotohanan.
Kaya ang sabi ni Kuya Fred Agripa, buti ba ang ulan, tuloy-tuloy, ang sarap matulog. Tulog na lang. Tulog na lang si Tito, ano, Tito Pets. Ah, sabi ni Wam, ang hirap pumugot pag walang mahugot sa bulsa. Pansarili, pansarili. Ang sabi naman ni Mary Ann Cabrera Pansakala ng Y4R Sibonga Chapter. Magandang hapon sa lahat from Y4R Sibonga Chapter. Hello, Mary Ann Cabrera Pansakala. Eto, sabi ni Cheryl Ann Garcia, buti pa yung pera, may tao, pero yung tao, walang pera. Pera. Totoo ba yan? Katotohanan ba yan? Oo, no? Tita Lani? Oo, yes, katotohanan. Marami ang nakakaranas ng ganyan. Ito naman, ang sabi ni Dame Dion. Si Kala ko, Kuya Ped, buti pang ulan, tuloy-tuloy, pero ang net, putol-putol. Yun. Katotohanan yan, Dame Dion. Buti ang ulan, tuloy-tuloy, ang net, putol-putol. Ayan, mahirap pa naman. Mga humuhugot. Eto, ang sabi ni Joshua Embino. Ano? Ang tapin ang katotohanan na di kanya talaga mahal. Ang sakit naman. Oo nga. Iiyak. Kasi pag hindi mo yung natanggap sa sarili mo, no? Oo. Asa ka pa. Tita Lani, oo, nag-overlap na yan doon sa pangalawang panawagan mo. Sabi mo, oo, sabi mo, maghuhugot din sila sa sarili pero mukhang humuhugot na sila tukos sa tapat at katotohanan sa kapwa din, di ba? Dahil tigay, no, ang ating hugot ngayon ay tungkol sa pagiging tapat o totoo sa sarili. Ito sabi ni Christian Tito Egay, grabe Tito, dapat kung ang katotohanan ang magpapalaya sa bayan, bakit may mga handang manloko sa bayan? Yan. Mm-hmm. Pero ang katotohanan din, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sabi kanina, 'di ba? Sabi dun sa ano, dun sa video, siya ang liwanag sa gitna ng dilim. 'Di ba? Ang katotohanan, siya ang magpapalaya sa bayan. Ganito lang po 'yan para sa sarili natin. Alam natin ang totoo pero hindi natin siya pinaninindigan, hindi natin siya pinapalaganap. Minsan para ka na ring nagsinungaling. Kasi 'di ba? Wala, hindi mo pinanindigan yung katotohanan. Kung ang katotohanan ay marami ang mga maling nangyayari sa paligid, tapos hindi ka kumibo, kasama ka ng mga nagsisinungaling na mabuti ang kalagayan habang marami naman pala talagang problema. Kaya yung pagkibo, di ba, Tita Lani, ay bahagi ng pagiging honest din bilang sa sarili. Kaya yung sa bayan, Tita Lani, biro mo yon, hanapin mo sa iba. Diba? Ano mo, bakit ganun? Yung iba pumapayag. Ikaw, baka pumapayag ka din. O kaya wala kang ginagawa. Kaya minsan, pag nagsama-sama tayo, pare-parehas tayong para sa sarili natin ay makatotohanan tayo, alam natin ang totoo at may gagawin tayo para sa katotohanan. Yan ay nagre-reflect papunta sa bayan, di ba? Kaya tama din si Tega yung sinasabi kanina ni Kristani na hugot nga na ang katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Kasi ibig sabihin, kung sa sarili natin umpisahan ang pagiging totoo, pagiging tapat, at dadalahin natin to para sa ating kapwa, at palalaganapin natin to, lalabas talaga ang katotohanan, di ba? Yes. Nanaig ang katotohanan, ang pagiging tapat. Kasi huwag tayong magsawalang tibo. Pag alam nating mali, dapat nagsasalita tayo. At pag alam nating tama, wala namang problema ang pumalakpak, ano, Tito Egay? Mm-hmm. At ang masakit pa nito, Tita Lani, kung ang tawag yan, katotohanan na iyong sinusuportahan, ay hindi ka rin pala sigurado. Yun. Ibig sabihin, dapat maging sigurado, di ba, Tita Lani? Dapat ikaw ay marunong din magsuri, di ba, mag-research, yes, di ba? Baka naman ang katotohanan ng pinapangalandakan mo ay hindi naman pala yan ang katotohanan na dapat. Tita Lani, magbubukas ako ulit ng isa pang video para makadagdag sa ating ano, makasuporta sa ating discussion. Sige. Ang title po nito ay ito ang gusto ko. Hali ha? Yan. Nanghiram po tayo uli ng isa pang video mula po sa isang channel, no, sa YouTube. Panoorin po natin mamaya. I-discuss natin.
bundok, katotohanan ay makikita mo na may Diyos ako mas isog sa imo. Pagkatawon at kung gusto mo, matapat makataon. Yan ang Diyos ko! Nagbibigay buhay, yan ang Diyos ko! Lahat kaya niya, oh, yan ang Diyos ko! Sa bayan, oh, 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 kahit marami na ang nasasaktan, kayo patuloy na nagtatawanan, oh, 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 oh. Pati ba ako ay kikitilin mo kung ang sandigan ko ay malakas pa sa'yo, makita ako man kasalanan mo, may Diyos akong nagatanaw sa imo. Pagkatarungan ko gusto ko matapat makatao, yan ang Diyos ko. Ayan, Tita Lani, sigurado makaka-copyright na naman tayo. Matigas ang ulo ko. Ang ganda, di ba? Mm-hmm. Bago natin i-discuss, Tita Lani, introduce natin yung video para naman hindi naman natin inaangkin. Ano? Ito ay hiniram natin mula sa Families for Truth, Justice, and Peace. Peace. Itong gusto ko, yun ang title ng video. I-share ko po yung link para po naman ma-like din natin yung kanilang grupo, masuportahan natin, at kung gusto pa natin i-share. Ito po ay uploaded noong 2019, March 26. Tapos ang caption niya, napakasimple, "Justicia, please," sabi niya. Tita Lani, may masasabi ka ba doon sa video? Oo. Maganda siya. Pege, maganda siya na video. Diba? Lagay na po sa comment niya. Link. Nasa nang link, Tito Egay, naka ano na? Sa comment, oo. Okay, sa comment. Eh, pero Tito Egay, yung kanina kasing ipinapapost natin na hugot nila ay yung para sa tungkol sa pagiging tapat at totoo sa sarili. Tapos may pangalawa pa tayo, di ba? Yung tungkol sa pagiging tapat o totoo sa kapwa. Yes. Medyo nag-overlap na dahil yung mga sagot nila overlapping. Oo, no? Parang nagkaisahan, tama yung sinabi mo kanina. Parang naging isahan yung kanilang mga hugot. So, ihabo lang natin to, Tito Ege, ng mga ilang ano nila. Yung kaugnay dito sa ano, sa video na pinalabas. From Cram Rasalas, tunay nga, Diyos lang ang nakakaalam ng katotohanan. Sabi niya. Sabi naman ni Dame Dion, Ochoa Elame, ginaya ni Via Bilora Sales ang comment mo. Yan ang copyright. Copyright, na-copyright yung dalawa. Peds Agripa, Via Bilora, Biloria Sales, hindi naman lahat ng tao na nakapaligid sa iyo ay totoo. Yan, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay totoo. Maskara ang taguan ng katotohanan. Madalas mas pinaniniwalaan pang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, sabi ni Lynn Bergara. Peds Agripa, ang pananahimik ay sign ng walang pakialam. At ang sabi ni Tiffany Dumalagambino, masakit ang katotohanan, huwag mo na ipilit, masasaktan lang kayo. Ayun yung kanilang mga comments. At ang sabi ni Ochoa Elami, hindi mo nakikita ang nakikita ng Diyos ko. Yan. Yung sinisigaw doon sa video, ito ang Diyos ko. Ibig sabihin, hindi na sarili Christian, Moro, or ano. No? Ang masang sinisimbolize doon ay ang katarungan, ang katotohanan, yun ang kanyang Diyos, di ba? Yun ang kanyang
pinaniniwalaan. Parang ganun. Minsan, tama din naman Tito Ega, di ba? Alam nga, maniwala ka sa sabi-sabi lang. Alam nga, maniwala ka sa tao na alam mo namang hindi naman tapat ay yung pampaniniwalaan mo. Hmm. Kadikit-kadikit kasi ng katotohanan, Tita Lani, yung makatarungan, di ba? Dapat ay may pananagutan. So, ibig sabihin, pinag-uusapan natin ngayon ang katotohanan kasi nga papasok ang Agosto papuntang Setyembre, Tita Lani. Ito ang ating simpleng contribution, katotohanan series, para doon sa misinformation na lumalaganap po sa ating bayan. Diba, Tita Lani? Tita Lani? Yun. Yes, Tito Egay. Nawawala ako eh. Mm-mm. Ikaw na, yung ano? Pagkatapos ng video? Yes, oo. Ito. Okay. Mga kawok, piliin natin sa pamamagitan ng polls kung ano ang gagawin nating material para sa katotohanan sa punto de vista ng Y4R. Ihanda natin ito para sa International Youth Day sa August 12. At para paulit-ulit din nating ilalabas pa itong Setyembre para sa pag-alala sa madilim na kasaysayan ng martial law. Kaya si Tito Egay po ay gagawa ng post-polls. Mm-hmm. Oo. Nagawa ko na siya, Tita Lani. May mga bumuboto na. Para po sa announcement na kaunti, lumalamang po ang poster making. Tingnan natin ha, Tita Lani ha. Ah, ito pala yung kanina, oo. Sa poster making natin, okay. Lumalamang na po sa botohan ang poster making. Tingnan natin. Ayan. Baka kaya sabi ni Kuya Peds, hindi naman daw pumapasok yung ano nila, yung boto nila. Kasi hindi nare-reflect, mukhang dahil sa ulan. Pero pagkakinlik mo yung mga bumoto, ito ay meron ng 11 boto. 6 para sa poster making, 4 para sa ano ba yung puso? Spoken words at saka isa sa musical. Ngayon inaanyayahan po ang lahat. Bumoto pa, paramihin pa natin para naman po madesisyon na natin ano po ang ating aktibidades para sa darating na buwan para po makatulong doon sa ating pagpapalaganap. Sabi nga, no, pagpapalaganap, pagpopromote ng katotohanan. Salani, pasok na ako sa susunod. Mm-hmm. Okay. Kasi 5:30 na rin, no? Sabi nga natin, paano mo malalaman ang totoo sa hindi? Isang magandang tanong, Tita Lani. Kayo, para po sa ating mga kawok, ano po ang tingin ninyo? Paano ba natin malalaman ang totoo sa hindi? Sabihin na natin, ito ay isang general rule para po sa lahat ng bagay. Katotohanan para sa sarili, sa kapwa at sa kasabayan. Paano mo malalaman yung natatanggap mong impormasyon o kaya ay nababasa natin sa Facebook o kaya yung sinasabi sa'yo, di ba? O kaya yung iniisip mo, paano mo malalaman na totoo ba o hindi? Anong sagot po ng ating mga kawok? Pakilagay na po sa comment section. Tingnan natin, Tita Lani. Meron ba tayong mga bagong nasa comment section? Yes, oo. Paano mo malalaman ang totoo sa hindi? Mm-hmm. Sige nga, tingnan natin. Okay, ang mga nasa ating comments ay mukhang nalilate talaga at nawawala kasi ang aking signal. Mm-hmm. Kaya mukhang talagang nalilate ang mga basa ko dito. Ayun, ang sabi ni Kuya Ped sa gripa, may ebidensya. O, di ba? Mm-hmm. May patotoo. May suporta ng ebidensya. Resibo baga, 'di ba? Mm-hmm. Tama 'yon, Tito Pet. Tama. Ito si Mary Dana Sesmundo Retardo. Ayan, babasahin lang natin. Hello po, magandang hapon from Y4R Cibonga chapter. Yes, magandang hapon. Mga taga Cibonga. Yes, hello Mary Dana. Si Kristani, misinformation katulad ng tungkol sa history ng bansa. Mm-hmm. Si Joshua Imbino, katotohanan magpapalaya sa bayan. Yung mga comment nila kanina. Ayun, maganda yung kay Tito Peds. Dapat may ebidensya. Mm-hmm. Pero ang sabi din ni Christopher Gilbuena Ontuka, may mga basihan. Mm. Dapat may mga basihan. Mm. Si Cram Rasalas, dapat musical na lang tapos pag may move na dyan din musician para may tap. May pangtapat na sa pangbabasa sa banda ng TNT. Salas, so, hindi makamove on sa ano. Tapos si Wam, malalaman mong totoo ito,
Totoo ito kapag may paninindigan. Mm. Si Kristani, ito, sabi niya, based on my experience sa mga training na nadadaluhan ko at sa tulong na din ng research at proof of evidence. Yan. Sabihin, ayan, si Lynn Vergara, edi alamin mo, maghanap ng basihan, kaya dapat alam mo. Yun, ang katotohanan daw, hindi peke, sabi ni Kuya Peds. Mm-mm. Diba? Yan, oo. So, naglipa na kasi yan, di ba? Naglipa na yung mga ganyan, yung mga impormasyon. So, tama naman, Tita Lani, no? Sasangayon ako. Dapat evidence-based. Yeah. Kaya yung mga pinagsasabi ng mga Marites, ika nga, dapat tapatan ng ebidensya. Biski tayo, Tita Lani. Biski tayo. Oo, kasi mahalaga yun, Tito Egay. Salita ka ng salita kung wala ka namang ebidensya. May mga tao, katulad niya, yung 31 million, ano ba yun, nabanggit ko tuloy. Yung kumbaga, ano, di ba, ang bilis nilang maniwala kahit walang ebidensya. Pero siyempre, may mga tao naman na marunong at naniniwala na dapat ang lahat ng bagay ay may ebidensya, may resibo para mas makatotohanan. Mm-hmm. At hindi ito kasinungalingan ang lalabas. Ayun, Tito Ege, parang sa ano, ang documentation work, halimbawa ng sa atin, ang Task Force Detainees of the Philippines at iba pang mga human rights organization ay may matinding prosesong pinagdadaanan. Hindi tayo basta-basta naglalabas ng kwento o insidente na hindi natin verified. Diba? Halimbawa niyan, pag magdo-document ka ng isang human rights violations, dapat ang kausap mo doon ay yung mismong, kung hindi yung victim mo na, or yung mismong pamilya ng biktima, kasi hindi ka pwedeng sa mga kapitbahay, sa mga nasa kalsada na nakakita lang ng mga naganap at pangyayari. Pwede mo makalap, pero mas yung pinagmumulan ng insidente, bakit nangyari yung insidente, dapat doon mo siya masusing pag-aaralan yung lalabas mismo sa sinasabi ng mga biktima at ng pamilya ng biktima. Kasi hindi tayo pwedeng nakinig lang na, ay hindi kasi ganito yan, ganito. Marites baga. So, mamaya, may dagdag bawas. Diba? Mm-hmm. Mawawalan tayo ng kredibilidad pagka nangyari na sige lang ang pakikinig natin sa iba't ibang kwento na, ayun na nga, sinasabi ko, karamihan ay may dagdag bawas. Mm-hmm. So, dapat may credibility yung mga taong pinakikinggan natin. Pero hindi natin may aalis, Tita Lani. Sobrang convincing minsan ang mga kasinungalingan. Yes. At depende sa nagsasabi, no? Yung mga minsan, yung talagang yung mga platforms, mga pamamaraan, at saka mga tao mismo bilang mga personalidad na kapag nagsabi ng isang impormasyon, convincing, ika nga, di ba? Nakukonvince ang marami. Pero hindi nila ito kasalanan. Mamaya, mas meron pa tayong mga sasabihin na ano bang mga dapat pa, no? Bilang karapatang pantao, ang katotohanan ay karapatan natin. At Tito Lani, gusto mo muna magbasa tapos sa pang ako'y naghahanda naman doon sa susunod na video na ating pipay. Yes, Tito Egay, oo. Saka lang, ayos ko lang ito. Yan, hop. Okay, para sa ating mga nasa comment box, ayan, ang sabi ni Kristani, parang sa August 3 lang yan, may dagdag bawas, lalong-lalo na sa kasinungalingan. August 3 daw. Hehehe. Oh, ito naman sabi ni Karmasala, sa panahon ngayon, kahit may ebidensya na, wala pa rin sala. Magtago ka na lang in 10 days. Kahit may ebidensya na, wala pa rin sala. Magtago ka na lang in 10 days. Si Lynn Vergara, true, yung iba kasi pag sinabi ng iba na ganito, etc., pinaniniwalaan agad. Kakaloka. Sabi naman, Ochoa Elame, mas maraming naniniwala sa kasinungalingan kesa sa katotohanan. Si Kristani, kala ko tita, 31 million yan eh. May resibo po ba yan talaga o money involved na naman yan? Arfil, hello Arfil, magandang hapon po sa lahat. Si Kristani, katotohanan ay hindi tinatakpan ng isang nakakasukang kasinungalingan. Ito naman si Ruth Echon, manaliksik ng tamang ebidensya. Tama. Si Kram Rasalas, no evidence, no crime.
Yan, ang kanilang mga comments. Mm-hmm. So play muna tayo na isa pang video, Tita Lani. Okay. Ito na yung inihintay yata ni ano, ni Tita Lani. Ayan, Tita Lani, hindi na natin tinapos yung video. Oo. Oo. Mahaba-haba, 6 minutes. Saka ang galing talaga ng mensahe ng kantang yan ni Francis Magalona. Mm-hmm. Makatotohanan yung gusto niyang, ito ang gusto ko. Sana lahat. China all. basahin ko lang muna. Ito, ang sabi ni Cram Rosales, promise may press con ka pa. Siguro yung kaninang mga comments. Sabi ni Peds Agripa, malaki ang nagagawa ang pera. Sabi naman ni Cristani, gusto ko po talaga yan, Tito. Yung ito ang gusto ko. Yes, oo. Mm-hmm. Sana yan din ang gustuhin ng 31 million, ang sabi ni Cristani. Uh-huh. Sabi naman ni Wam, yan ang gusto natin, kaso ayaw nila. Mm-hmm. Oo nga, Wam, no? Ayaw naman nila. Ganyan ang gusto ng sinasabi nilang lugaw na ayaw ng mga burger, ang sabi ni Cristalina. Ito ang sabi ni Tim Dion, yan ang gustong-gusto nating lahat, pero ang iba ayaw. Tapos pag naiipit sila, sumisigaw sila ng ganyan. Ha. Lalim nun, Tim Dion, ha? Ayun, Tita Egay. Mga nabasa. Comments, yes. Oo. Konting-konting dagdag lang dun sa ating nasimulan, ano? Okay. Depende sa kasama sa video, no? Bakit ba dapat tayo maging concerned? Sa katotohanan, lalo na ang kabataan. Ang katotohanan ay kasi ay karapatang pantao. Anong article sa UDHR ito mahanap? Ayan, Tita Lani, ang mga kasagot kung anong article sa UDHR mahanap ang karapatan sa katotohanan, mananalo ng ating load, no? Magbibigyan natin ng panalo. Sagot-sagot na. Okay, comment-comment na mga kawok. Anong article sa UDHR ito mahanap? Mm-hmm. Ang tabayanan mo, Tita Lani, ha? Ang katotohanan at karapatang pantao. Okay. Sabi kasi, ang katotohanan ay isang karapatang pantao. Paano natin ito mahanap? Subukan natin sa Universal Declaration of Human Rights. Anong article siya? Yun lang kailangan. Galing ng mga ano, no, ng mensahe ng kanta. Kasi 'di ba, Tita Lani, habang hinihintay natin sagot, maganda magkwentuhan 'yan. Pagkakaugnay, 'di ba? Ang katotohanan ay isang makatarungang, 'di ba? Pagka kasi nungalingan, anong katarungan na makukuha mo doon, 'di ba? Unfair 'yon. Wala.
So yun nga yung sinasabi natin na pagka kasinungalingan, yun, parang walang due process. So pagkakaugnay siya dun sa katotohanan, makatarungan para sa karapatang pantao. Yes. Mm-hmm. Tapos meron pa tayong sinasabi ni Talani na halimbawa ay pagiging makabayan. Kung ang sarili mo ay hindi mo pinapahalagahan ang totoo, kaya yun, lalagpas lang sa'yo na kahit hindi totoo ang mga sinasabi ng iyong mga nasa gobyerno o yung mga nasa posisyon, payag lang tayo. Ang hindi natin naisip, dapat tayo maging concerned, katulad ng tanong natin, hindi lang dahil karapatan natin to, no, kundi nakasalalay dito yung ating kinabukasan. Yes. At Tita Lani, mas malala pa rito ah, patapos na rin yung iba pang mga age bracket, ika nga, sa lipunan. Patapos na ang mga matatanda. Ngayon, ang mas talagang tatamasa ng epekto ng matinding kasinungalingan kapag iyong pinalagpas, itong mga kabataan, di ba? Talani. Kaya mga kawok, sana makatulong tayo para huwag dating palagpasin at hindi pabayaan na ang lumaganap ay ang kasinungalingan ngayon sa ating lipunan. Sabihin lang na mag-isa pa rin tayo para ilabas talaga ang katotohanan na magpapalaya. Ayan, Tita Ege, may mga sumasagot na. Ano nga natin? Yan, sabi ni Lynn Vergara, Article 2 ba yan? Sabi naman ni Carmen Salas, hindi ko matandaan yung article pero nakalagay na ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayan. Si Vincent Paulo naman, Article 3, nahuli kami, sayang hindi ko napanood sa umpisa. Sabi, si Ate Abit pala. Si Ate Abit pala. Hello, Ate Elizabeth Del Monte Brosas ng Infanta, Quezon. Hello. Cheryl Ann Garcia, Article 3, ang sabi ni Cheryl Ann Garcia. Ang sabi, may Article 2, Article 3. Ayan ang mga sumagot. Mm-hmm. So, baka may mga gusto pang humabol sa sagot. Humabol? So, bago natin i-reveal ang totoong... Ang daya ni WAM. Article 3, Bill of Rights. Kasi nandun diba? Na sa... Nandun lahat. Kompleto, diba? Universal Declaration of Human Rights po ang akin nire-refer. Yung Bill of Rights na sinasabi ni WAM nasa Constitution yan. Tama yun eh. Kasi lahat ng rights natin nandun sa Bill of Rights. Nandun na lahat. Pasok na lahat. Budaya ka, WAM, ha? Kala mo, ha? Pwede sabihin na anong article sa UDHR ito mahanap. Ang katotohanan ay karapatang pantao. Mm-hmm. Yan. Eto, may mga sumasagot pa. Si Jerome EY, Article 1. Ayan, tamang-tama si WAM talaga ay sure ball, Article 3, Bill of Rights. Joella May, Article 1 yata yun. Ang sabi ni Kuya Pels, Article 1. Cheryl Ann Garcia, Article 3. Ay, naku. May Article 30 pa, oh. Sabi ni Kristani. Oo nga, Article 30. Jan Mahilom, tumawa na lang si Jan Mahilom. Ha, ha, ha. Sige, gusto na ba natin i-reveal, Tita Lani? Sige, Tita Ege, reveal natin. Pero, basahin ko lang to si CJ Tabada. Parang bagong basa ko yung pangalan niya. Good afternoon from Y4R Pangarap Chapter. Wow. Y4R Pangarap Chapter. Mm-hmm. Okay. Reveal. Reveal na natin ang anong article sa UDHR ito mahanap. Ayan. Ang sagot po natin ay article. Ayan. Ta-da! Article 19 ng UDHR. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Actually, Tita Lani, halos tama naman lahat. Diba? Kaya lang, specific dito kasi yung to seek, receive and impart information. Kasi pag-qualify mo yung information na to seek, kasi Tita Lani, maghanap.
to receive, makatanggap, at makapagbahagi ng mga impormasyon at ideas, di ba? Sa Facebook man yan, social media, online, print man yan, TV, whatever, radio, iba't ibang medium nang hindi ka pakialaman ng gobyerno. Pero may kakibat yan na karapatan, responsibilidad. Dapat yan ay makatotohanan. Hindi porket sinabi na magbahagi ng impormasyon ay karapatang pantao, pero peke naman ang impormasyon o mali, karapatan. Yan ang sinasabi, di ba, nung iba. Ang magiging dahilan pa nila ay, point of view. Di ba? Yung katotohanan daw nila yan. Aba, hindi pwedeng ganon. So dapat may basihan. Kaya yung mga information na natatanggap natin bilang karapatan, kapag yan ay binabaluktot o minamali, tapos natanggap natin, violation yun ng human rights, si Talani. Yes. Kaya yung, nabalitaan nyo na ba yung isang pelikula na pinroduce, yung Made in Malacanang? Yan ay pagdidistort ng ilang mga nangyari, aktual na nangyari, na ang batayan mo naman talaga ay kung paano na-cover, paano binalita at paano rin na-i-record yung mga nangyari nung panahon na yon, iniba niya sa kanyang pelikula. So, may pagkakamali yon bilang isang medium dahil ito po ay supported pa ng gobyerno at in fact, supportado ng pamilya Marcos. Yes. So, hindi ito simpleng italani. Meron pa akong nabalitaan, hindi ko lang alam kung totoo. Ayan ha, nililinaw ko. Ondo daw natin ang ginamit dito. Wow. Ano ba ang nabalitaan mo, Tita Lani? Ang nabalitaan ko, dumarating sa mga opisina, siguro din ang mga opisina ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lang 1,000 ticket ng made in Malacanang ang bumabagsak sa mga opisina. Parang may isa akong nabalitaan na 5,000 na tickets ng movie ang bumagsak sa isang opisina. Isang opisina lang yun. So, para suportahan yung pelikula. Para suportahan ang pelikula na ginawa ng director na si Daryl Yap. Sa katawan. Sa TFD ay malinaw na malinaw sa atin ang may pagkakamali yan. Kasi... Yes. Alam natin ko alo ang mga katotohanan na nangyari kasi mayroong mga documented cases, may mga fact sheets at may mga clippings na nandito sa opisina at nagiging batayan natin bagamat wala tayo nung panahon na yon, batayan natin ng buong kwento. May mga libro at publication din na lumabas si Talani para sabihin natin na may batayan tayo kung sasabihin natin may mali doon sa pinalalabas na pelikula na yon. Sige, kaya nga napaka-importante nung sinasabi natin kanina na ano yung magiging basehan para sa katotohanan. Siyempre, dapat may ebidensya, dapat may resibo. Pero ganun pa man, mabuti na lang at sa mga ibang offices ng mga human rights organization ay may mga hawak ng mga ebidensya ng mga sa mga sinaunang pangyayari ng panahon ng unang naupong Marcos. Ngayon tingnan mo yung ibang ngayon na naniniwala at nagpo-protekta sa pamilya Marcos ay ewan ko lang kung anong ebidensya meron sila na para dun sa mga ginawa nilang pag-distort sa history ng Pilipinas. Mm-hmm. Dahil diyan si Talani. Baka makasalita na naman ako ng hindi maganda. Ay, gusto ko magbago. Oo, di ba nabalitaan mo, Tita Lani, nag-react na si Joel Lamangan. At ang sabi na nga ni Director Joel Lamangan, isang kapita-pitagang director, no? Magaling, di ba? At sa kanyang mga inilabas na mga obra maestra, kadalasan ay socially relevant. Ito ay nakatuon o nakabatay sa mga pangyayari sa lipunan. At sumulpot po ang isa pang pelikula. I-share natin, Tita Lani, para tapatan. Hindi naman siguro magandang pagtapatin talaga. Hindi naman masama. Pero maganda rin na merong mga, sabi nga natin, parang counter. Counter na mga, kung merong ditong mga mali na lumalaganap, at least meron namang gustong magpalaganap ng tama o kaya ng ibang punto de vista. Kaya, Tita Lani, ha? Inaano ko? Ayan. Ito, Tita Ege, habang inaayos mo yan, ang sabi ni Juan Potek, mali. Woo! Ha, ha, ha. Mali yung kanyang,
article. Mm. So, si Lynn Vergara, mali din daw siya. Andiyan na ba, Tita Egay? Mm-hmm. Okay, go. Mm-hmm. Isang pelikula ngayon na lumabas, yung Katips, ang title naman, di ba? Ito siyang parang katapatan itong maids in Malacanang, na kung saan ang dalawang pelikulang ito ay nakatutok sa Marcos era. At ipalalabas yata parehas sa August 3. Yan. Ang sabi nga nung gumawa nitong Katips, sabi niya, china-challenge ako, china-challenge tayo ng maid in Malacanang. Kaya nag-react ng ganoon si Direk Joel Lamangan. Sabi ni Direk Joel, gagawa siya ng mga pelikula. Eh eto, nagawa na namin. He continued. The film already premiered last November 2021 at ipalalabas naman ngayon, papalaganap sa August 3. Ayan. Inair lang natin, Tita Lani, kasi mainit na mainit na usapin yan at yan ay isang halimbawa ng assert, di ba, ng katotohanan. Minsan nasa kanilang kapangyarihan para gamitin ang resources na bayad ng taxes ng mamamaya. Tapos mali-maling impormasyon ang palalaganap. Ay, ano yan? Human rights issue yan. Human rights violation. At sanay-nasanay sila dyan, ha? Sa paggamit ng kaban ng bayan para lang ilabas yung kasinungalingan. Kaya Tita Lani, diretso na natin. Mamaya basa ka ulit, pero pasamantala, basahin muna natin yung ating mga gawain para sa Youth for Rights. Isa-isahin natin, Tita Lani. Okay. Ang mga gawain, oh. Isa-isahin natin, Tita Egay. Educate. Activities online and offline. FB page live. Pagpapadalo sa mga activities ng Human Rights Networks. Pagpapalaki ng reach ng ating mga educational live and other activities. Setting up ng TikTok. Dito Dani, yung educate para tayo ay magmulat ng iba. Mahirap, sabi nga natin, iba na may alam, pero dapat pinapaalam din natin kung ano yung ating alam sa pamamagitan ng ating mga activities. At yung mananalo mamaya sa butuhan, isa pamamaraan natin yung education. Yun. Dito Dani. Okay. Organize. Gawa tayo ng mga Y for Active Members 2022 FB group. Yan. One is to one recruitment per independent and chapter? Individual. Okay, individual. I-welcome natin dito sa live ang madadagdag. Paano tayo makarecruit? Ayun na. So, ibig sabihin, Tita Egay, okay. Gagawa tayo ng 2022 FB. FB group. Facebook group. Sa Facebook na mismo. Okay. No, para magsama-sama tayo yung mga active members natin. Kaya halimbawa ngayon, ang daming members ng Caloocan, ng Y4R Pangarap, ng Y4R Payatas, tapos ilan sa mga members natin sa Gumaka, baka para ma-involve talaga sila, papasukin natin. Sa Tagaytay. Oo. Papasukin natin. Tsaka Tito Ege, yung 1:1 recruitment natin na per individual at saka per chapter. Ibig sabihin, sino naman sa kanila yun, no, na 1:1 ng pagre-recruit para dun sa Y4R. Mm-hmm. Eh, tingnan natin kung sino mga pinakamagaling diyang mag 1:1. Mm-hmm. Pero ang dami na ng Payatas chapter, ha? Tapos, yun. Pangarap, no? Ang dami, pangarap. At laging Caloocan, no? Ayan, kaya congratulations sa atin, no? Sige, fundraising po tayo bilang pag-take ng action. Suggestion tayo at pag-uusapan natin ito, hindi lamang dito sa live, kundi paano tayo makapag-fundraise, Tita Lani, at para saan ito? Ito ay para sa mga activities ng Y4R. Hinihikayat, actually, panawagan natin ito sa lahat, ano? Pwede tayong mag-ano, Tita Lani, simple, bote dyaryo para sa karapatang pantao. Alam mo yung nag-iipon ka lang ng bote, tapos ibibenta mo sa junk shop, tapos yung makukuha mo doon kahit nasabi mo pang 5 piso lang yan hanggang umabot ba yan ng 100 piso, basta para doon sa activities ng Y4R. Ngayon hindi natin to per chapter. Ibig sabihin hindi sa chapter lang. Ibibigay natin to sa centralized natin para maipon. Pag-uusapan lang natin kung paano natin makakaipon, paano tayo magkakaroon ng sistema. Ngayon, yung malilikom natin, palagi natin i-update dito sa live. Ibig sabihin, malalaman ninyo kung ang pera natin ay may 500 piso na. Tapos yung malilikom natin
ay pwede nating ipagpagawa ng t-shirt, Tita Lani. Yes. Example yan ng ating direksyon. Gusto natin mag-fundraising, ang parang ang dating ay tulong-tulong tayo, sama-sama, tapos pwede nating ipa-imprenta ng t-shirt. Pwede rin para sa ating grand meeting, Tita Lani. Pwede wow. tayo mag grand meeting. Hindi pa natin kaya siguro ang General Assembly, pero baka may grand meeting kaya natin. Tapos, ang kailangan lang natin i-ensure ay yung sistema, halimbawa, sino ang holder ng funds? Halimbawa, ikaw ba, Tita Lani, para sa kanilang lahat? Kasi pagka isang chapter lang yan, baka, di ba, para mayroon ding, ano, mayroon ding mahawak ng ating pondo, magkano man yan, di ba, Tita Lani? Dito sa polls natin, yung ating mapipiling activities katulad ng sinabi, ay isang forma ng pagtitake ng action. So, yung mga contribution natin na malikhain, halimbawa, Tita Lani, ay magkakaroon tayo ng poster making kung siya ang namamayagpag. Yung poster na yan ay contribution na nung mga individual para mas lalo pang lumaganap, di ba? Magamit natin sa pagpapalaganap ng katotohanan bilang kampanya ngayon ng Y4R. Itong katotohanan, katarungan, at pananagutan. At tapos, Tita Lani, dahil parating ang, ano, ang Youth, International Youth Day, ito po ay sa August 12, di ba? Meron na tayong matinding activity. Tapos, Tita Lani, sandali lang. Meron pa akong announcement. Dire-diretso na natin. Sige, Tita Egay. I-open lang po natin para po mas kita ng lahat. Teka. Mamaya, basa ulit tayo, Tita Lani. Meron tayong ilulunsad na yan. Tita Lani, naalala mo to? Walk Island Walk the Talk episodes. Ibig sabihin, meron tayong Walk the Talk Visayas, Walk the Talk Mindanao, at Walk the Talk Luzon. Gagawin natin muna itong parang pilot. Ibig sabihin, paghahandain natin ang mga taga Visayas, taga Mindanao at taga Luzon, mag-handle sila ng tigitigisang episode muna initially. Tapos saka natin planuhin uli after nito, Tita Lani. Narinig mo na ito, di ba, Tita Lani? Nakakamiss nga yung mga island ano natin. Ngayon, ang pansamantala, pahinga po tayo sa August 6 para mapagandaan po ng Luzon yung August 13 episode. Sa August 13 episode, Luzon ang naka-assign. August 20, Visayas. August 27, Mindanao. Yan. Pagandaan natin to. Ibig sabihin, Tita Lani, sila ang hahawak ng buong gimmick ng episode na yun. Yehey! Sila ang mag-co-host, sila ang magagawa ng script, sila ang mag-iipo ng guest, sila ang mga mag-discuss. Tapos, manonood tayong lahat. Diba? Tutulong naman tayo, Tita Lani. Pero sila ang pinaka-main. Tapos, pagantahan po tayo ng live. Isa po itong challenge. Ibig sabihin, yung tatlong episodes na yan, magbabangga-bangga or a-awardan po natin ang best host na Y4R representative at saka best island na live. Ibig sabihin, Luzon versus Mindanao versus Visayas. Sino may pinakamagagandang mga nagawa, pinakamakreative, pinakamagimik, mahusay ang pagkaka-execute, dadaanin po natin sa botohan. Ang mechanics lang naman, ganito kasimple, Tita Lani. Ang basehan po natin ay reach, likes, views na ma-generate. Ibig sabihin, katulad po ng live natin ngayon, binibilang natin kung gaano karami ang nanonood. Binibilang natin kung gaano karami ang nagko-comments. Binibilang natin kung gaano kalawak ang nagiging reach. So yung pinakamaraming reach, pinakamalawak na reach, maraming likes, maraming nanood, at makapag-generate ng maraming interaction, yun po ay may laki ang chance na manalo. Pero syempre, meron pa siyang iba pang criteria for judging. Tapos, may co-host palagi na Y4R representative. So, yung sabihin, mamimili ang Visayas, sino sa kanila ang magiging co-host, diba? May isang local community o school-based organization, office o kaya clubs na nakapartner. So, example, Tita Lani, sa may Luzon, pwedeng ang kapartner natin ay yung taga Cagayan. Doon sa mga eskwelahan nila, Sister Mini. Sa Visayas naman, pwede ang kapartner nila ay isang community na nasa bandang Sibonga o kaya naman ay yung ministry ng simbahan.
Ganun din po sa Mindanao. Ipa-partner, meaning dapat kasama sila sa manonood, kasama sila sa mga guests, kasama sila sa lahat, sa buong gimmick. Parang ganun. At syempre, maghahanap tayo ng guests na influencers. Ibig sabihin din, kaya medyo kailangan natin ng paghahanda, pwedeng hanapin natin sino ba talaga sa mga Luzon, Visayas at Mindanao na influencers na medyo kilala ng mga bata. Ako meron akong inaay. Siguro, tutulong naman tayo dyan, Tita Lani. I-message natin sila, i-request natin sila na sumama. Ang ilan sa mga example dyan, syempre, si Mighty Magulang. Tita Lani, kilala mo si Mighty Magulang? Mighty Magulang. Mighty Magulang. Oo, ito yung ano siya, yung babae siya, tapos medyo adult. Tapos nagkukwento siya, binabakbak niya yung historical distortion. So, nagkukwento siya ng totoong nangyari sa martial law, sa kanyang pamamaraan. So, subukan natin siya imbitahin, di ba? Palabas din natin yung kanyang mga TikTok entries. Ito yung TikTok yung platform niya, di ba lang. So, tingnan natin. Sama-sama po tayo dito sa ating gimmick. Again, babalikan po natin. Ang tawag po dito ay Island Walk the Talk Episodes. Ito po ay isang challenge para sa Luzon, Visayas, Mindanao, Y4R Chapters para tayo po ay maging sama-sama sa ating creative na pag-handle ng walk the talk. Tita Lani, baka may magusto ka muna basahin sa comments. Yes, oh, Tita Ege, marami na. Nakaka-excite yung ano ha, Island Walk the Talk Episodes. Yahoo, yahoo! Okay, para po sa ating mga commentor, yan si Carl Adrian Agripa. Para ngayon ko lang ulit siya nabasa. Good afternoon, Y4R Pangarap Chapter. Hello, Carl. Si Christiane, ang tunay na resibo ng kasinungalingan ay kapatid talaga ng magnanakaw. Parang ito na yung hugot mga Christiane, ha. Sabi ko na nga ba, August 3, kaba ng bayan ng producer niyan. Ang kita bulsa ng mga hinayupak ng born to be magnanakaw. Magandang hapon po from Y4R Sibonga Chapter. Si Maggie Panginahog. Hello, Maggie. Berlin Pilarca. Good afternoon po. Marites Cañete. Nakukarugtong na ang corruption sa ating bayan. Team Dion. Buti pang movie na yon may allowance. Pero sa utang, ubos na daw ang kaba ng bayan. Ha, ha, ha. Si Lynn Vergara. Naku, may bago pa ba? Grabe ang pagbibigay ni Madam Botox sa mga ticket. Yari talaga nag-produce noon. Kaya pala ang lakas ng loob mag-produce. Kaba ng bayan ang ginamit. Nahinayupek. Alam na, payatas. Dame Dion, tara, lugaw na lahat ng lutang. Sali ako kasi lugaw ngayon, brain ko. Kaya hindi ako makakomment ng maayos. Yan. Okay, Tita Egay. Okay. Yun. Okay, balik na tayo, Tita Egay, sa ating programa. Yun, para po, panawagan para sa pagpopromote po ng ating Walk the Talk. Yan, syempre, kailangan natin i-share, mga kawok. Mag-aya pa ng mga kakilala para manood. At yung mga discussion na dapat nagkakaroon tayo ng discussion ng mga pinag-uusapan natin dito sa iba pa para makatulong at makapagpalaganap tayo sa ating walk the talk. Tegay. Ayun pala. Ako pa pala to. Okay, ang next episodes po natin. Walk the Talk 2022 episode 13 po. Sa August, pahinga tayo ng August 6. Kaya August 13, Sabado po. 4 PM live dito pa rin po sa Y4R FB page. So sa mga taga Mindanao, makinig po at manood si Siri ko sa DXTV Malay Balay. Mapapanood sa DXTV FB page Tyre ko at TFDP FB page every Mondays 9 AM. Sa mga tag-Bisayas naman po, makinig at manood sa Pulso sa Tawhanong Katungod sa DYKCRPN9. Mapapanood din po sa Pulso sa Tawhanong Katungod sa Radio FB page. Ganun din sa RPN9, DYKC, TFDP at Y4R FB page every Saturdays po, 8 AM. Yan. At sa mga taga Central Luzon, panoorin ang Dapat All Human Rights for All sa CLTV. Mapapanood sa CLTV Free TV sa kanilang FB page, sa TFDP FB page din po. At replays po ito all Saturdays 4 PM. So please follow and like TFDP Online sa Twitter, Instagram at YouTube.
message TFDP sa FB and email tfdp@1974@gmail.com. Hello, ayan, dinig ba ako? Yes, ito guys. So, pasasalamat po sa ating mga kasama uli, mga kawok. Sana tuloy-tuloy po ang ating pagsubaybay at saka pakikipagtalakayan. Baka may gusto ka pang i-shoutout, partner? Yes, Tito Egay, may mga habol na comments dito. Ang sabi ni Kristani, kinakabahan na ba ang lahat, mga kawok, ang lupit ng assignment sa atin ni Tito Egay? Ako nga na-excite, Kristani. Excited din ako. Saka naman ate, tutulungan kayo. Nahimik ang comment section bigla. Kinabahan tayo, mga kawok. Ayan, o. Oh. Gagi, namutla ata kami bigla. Okay po, Carl, Carl Adrian Agripa, good afternoon from Y4R Pangarap Chapter. Ayan, o. Oh. Oo nga, biglang ano, nawala yung mga kawok natin. Na nahimik nga. Oo. Nahimik sila. So, tingin ko dito sa live natin. Ayun nga, nawalan sila ng kibot, Tito Egay. Mm-hmm. Okay, kung wala na pong ahabol sa ating mga kawok, okay, so shoutout ko lang po ang aming pinsan sa Infanta Quezon, Elizabeth Del Monte Brosas, mga taga Quezon, Infanta Quezon. So, yun po, salamat po sa lahat ng mga nanood at sa patuloy na panonood. Excited ako sa mga darating na Sabado. Pag-init natin, ano? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Okay, Tito Egay. Talani, tingnan lang natin yung nangyari sa Butuhan, ha? Pero, okay pala, at least nakikita naman ang lahat dito. Ang lumalamang po, ayan, hindi nag-a-appear, eh. Meron na po siyang 10, 8+1. 19 na boto. Lamang po, 10 boto po ang poster making, 8 boto ang spoken words, at 1 boto ang musical. Bigyan natin ng deadline ang Butuhan, ano? Pwede pang mag-aya para bumoto ng bumoto ang mga kasama natin, ang mga kawok. Hintayin natin siguro until, bigyan natin hanggang Lunes, Titalani, no? Yes. Tapos para mapaghandaan natin kung ano po ang mga activities pa na gagawin natin. Mahalaga po yung ating participation, kaya po natin ginagawa itong mga inanunsyo po natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating Walk the Talk episode today. Punuin naman natin ng emoji ang mga chat box kung ano ang feeling ninyo sa episode natin ngayon. React-react naman po dyan. Maraming salamat sa inyo. Ako po si Tito Egay. Ako naman po si Tita Lani. Kami po ang inyong mga kawok, katok at kagames. Palagi po nating sinasabi, magmalasakit at iba na po ang may alam. Diba, Tita Lani? Yes, Tita. Sama-sama, ang mahalaga, may magagawa ka. Yun. Dahil, all human rights for all. Mga kawok, see you next episode. Maraming sa... Salamat sa mga aktibong pagpa-participate ngayon. Salamat, Tita Lani. Tita Egay, natatawa pa rin ako dahil kahit tapos na tayo ay nakikita ko pa rin ng mga comments. Bigla yata silang nakabangon ngayon. Sige nga, masahin mo bago ko play yung ano. May mga nag-warm up na. Si Dame Dian ay sige ng push up. Si Dame Dara, pwede po bang maghanap na lang kami ng newspapers? Nangihina daw talaga sila at kinakabahan. At si Kristani, ngayon pa lang po Tito at Tita Lani, nanlalamig ang mga paa. Nanlalamig ang mga paa nila. So maraming salamat lang. Ang sabi ni Elizabeth Del Monte Brosas, thank you din po Ate Abet. Gagi, pati ata kilikili namin na mamawis na ang sabi ng ang sabi ng ating mga Y4R. Okay, salamat po sa inyong lahat. Yeah. Tara, Tita Lani. Yes. Okay, bye. Ingat po lahat.